last day of the week, pero meron tayong school at may work tayo. At mamaya meron akong meet and greet with a family doctor. So, dati na-cancel yun last week. Kaya ngayon, hindi pa tapos yung class ko, ay exit ako ng mas maaga para ma-meet ko yung schedule ng doctor. Yun. So, kasi hindi natin pwedeng piliin yung availability ng doctor. Kung ano yung available lang siya, dun lang tayo pwede. Kaya, mag-excuse ako ng sa teacher ko ng mas maaga. Yan. At ngayon nga, papunta tayo ng work ngayon, 7 to 10 a.m. shift para sa out of school care natin, guys. So, marami talaga ngayong pagbabago. Marami mga announcement ng IRCC at pag-usapan natin yan mamaya. See you later! Work is done. Hindi pa school is done. So, work is done. 7 to 10 a.m. At ngayon nga ay papunta tayo ng school. So, medyo nakalimutan. Kanina sobrang lamig, no? 0 degree. But feels like negative 1. Kanina. Pero ngayon, medyo okay na. Tapos actually, itong jacket na to ay medyo manipis siya for that temperature kanina. Pero ngayon, okay lang. Kaya pa. So, eto, medyo manipis lang siya. Ayan. Tapos jacket din. May jacket na ako, may t-shirt pa ako. So, parang tatlo yung suot ko, guys. Ayan. So, yun nga, papunta tayo ng school ngayon. So, sa tabi ng school, ay nandito din ang Southeast Senior Activity Center for the Seniors. Oops. Bakit kaya hindi sila doon dumaan sa ramp? Next stair sila. Yun. A few moments later. Bus ride naman tayo papunta doon sa medical center. Ito kasi pagbago yung mga location sa akin, yung nakakalito yung mga north, south, east, west na instruction kung saan. So, kanina galing ako sa bilang side, lumipat ako dito. So, ngayon ito yung tama kasi yung number ng bus tsaka yung name ng bus ay nandito. Finally guys, nakarating din tayo dito sa Capilano Medi Center. Sa medical clinic tayo ngayon, guys. And
I have a meet and greet with the doctor tulad ng nabanggit ko kanina at ito nga ay 3 o'clock yung time ko for ano na it's 4:19 and nag-iintay pa rin ako ng turn ko. Close na yung clinic actually, so wala na silang pinapapasok. Ayan, so ganyan dito guys. Papasok din guys after 1 hour and 20 minutes. Wait na lang natin. A few moments later. Hi guys! So after 1 hour and 30 minutes ay nakausap ko na nga ang aming family doctor at ayan, meron na kaming family doctor guys after 1 year here in Canada. So medyo malayo lang ito, 19 minutes drive mula sa amin. So kung magbubas ka naman ay nasa 45 to 50 minutes depende sa oras ng bus. At yan, so masaya naman guys na meron na kaming family doctor. Although guys, talagang masasabi natin na hindi rin talaga perfect ang healthcare dito guys. Kasi kanina, yun nga, libre nga talaga yung mga ganitong services dito. Pero katulad yan, ang tagal kong nag-antay. Tapos kanina, meron dumating na patient. Since clinic naman siya, hindi naman siya pang emergency or something. Nag-a-ask siya if merong pwedeng umaten sa kanyang anak na sa kotse daw. So, sinabi nung sinabi doon sa lobby or sa information na you have to wait for 30 to 40 minutes. Ganyan. So, pero sabi nung father, hindi niya kaya na mag-wait pa ng ganun katagal. Sasabing ganun. And then, kung gusto mo, pumunta ka na lang ng ano, ng emergency. Sabi rin niya, if I have to go to emergency, ganun din daw. And I have to wait for 10 hours and I think nang nagawa na nila yun dati na nag-antay sila. So kaya dyan siya nagpunta. So sabi niya, but no thanks na lang. And yun, umalis na sila guys. So medyo nakakalungkot. Tapos meron ding ibang mga dumating doon na same situation na kailangan nang i-attend ng immediate. Pero yun nga, they have to wait for ilang hours. Ayan, so yun nga, kahit free yung ating healthcare dito, kailangan pa rin natin na maging healthy. Maging healthy na lang tayo. So kung talagang mga may emergency na lang, yun na lang talaga yung mga sakit na hindi natin maiwasan. At ganun nga guys na syempre meron naman talaga tayong mga karamdaman minsan na hindi natin maiwasan. At yun na lang guys, katulad niya, nung na-meet ko naman yung aking doctor, ang aming family doctor, mabilis din yung usap namin. Parang wala pang 5 minutes. So, nag-height and weight ako, hindi naman siya nagawa noon. Tapos, nag-blood pressure, yun lang. And then, sabi niya sa akin, if I want to do blood work and pap smear, ganyan. So, sabi ko yes. Tapos, say, schedule niya ako and then meet me after a month. Tapos, gusto niyang ma-meet yung aking mga children and family, syempre si husband din, no, para malaman niya kung ano yung mga ibigay na pwedeng gawin. At yun nga, maganda naman yung, mabait naman yung aming family doctor, guys. So, sabi niya, kung kailangan daw na may sakit yung mga anak, I can walk in anytime. Pero syempre, kapag busy, katulad ng mga kaninang situation, no, hindi ka rin nila ma-attend. So, mas mabuti na you have to book mga 1 to 2 days before. Ganyan. And sabi rin naman niya, you can walk in at any clinic. Ganyan. So, alam ko naman walk in, pero minsan kasi mahirap talaga yun guys. So, yun lang guys. So, keep safe, keep healthy tayo ngayon dito sa Canada. Kahit tayo ay may mga free na medical or healthcare dito. So, comment guys kung ano yung, alam ko namang marami ng mga akong nababasa, napapanood, mga naririnig about the healthcare dito sa Canada. And I've witnessed na nga kanina. At ganun din guys yung kahit sa amin, kasi yung isang anak ko, actually dalawa,
since ang aking bunso nga ay merong autism, so the school want na, gusto ng school na makahingi ng diagnosis from the doctor, from the medical doctor, no? And then, ginawa namin, nag-walk-in kami, nagpa-set kami ng appointment doon sa dati namin pinupuntahan na malapit nga lang sa amin walking distance. Nagpa-set kami ng appointment doon, pero sabi niya, hindi daw siya yung pedya noon, so kailangan niyang i-refer kami sa isang pediatrician. And after a week, ni-refer naman kami sa pediatrician. At ang schedule namin sa pediatrician na yon ay sa December. Ang tagal, guys, sa December. At meron pa akong isang anak, since yung may isa akong anak na lagi nagko-complain na masakit yung tiyan, siguro parang may lactose intolerance siya or something. Parang hindi ko na maalala kung kailan namin in-schedule yon. Pero meron siyang blood work appointment sa November. So malapit na yon. Pero parang June or July pa namin yun pina-schedule. Tapos yun yung binigay sa amin na closest, no, pinaka-nearest time na mag-blood work siya. So ganun katagal dito, guys, no. Kaya ngayon kung nag-offer man yung aking doktor dito ng blood work, so i-grab na natin, no, anything na pwede para kung ano man yun ay yun, kung ano man nararamdaman natin ay malaman na agad kung ano man. Ayun, guys, so we hope na maging healthy tayo dito sa Canada dahil hindi ganon kadali ang healthcare na libre dito sa Canada. At ayun, so please comment down below, guys, kung ano yung mga na-experience nyo. Pero pasalamat pa rin tayo na kahit papano ay libre, kasi in the long run, kung talagang meron tayong mga medical condition ay masusulit din naman yan. Although, yun nga lang, ganito talaga yung pagdadaanan natin. At, eto nga pala, guys, pauwi na ako, no? Pero kanina, muntik na ako lumampas ako ng isang station dito. So, buti na lang hindi ako na-late sa medical doctor. Tapos, ay pagsakay ko kasi ng bus kanina, yung kaninang pinakita ko na nasa station ako na. Pagsakay ko ng bus, merong nakakita sa akin na sabi niya sa akin, Filipino ka. Sabi ko, opo. Filipino po ako. Tapos sabi niya, ikaw ba yung nagbo-vlog? Sabi ko, yes. Sabi niya, ay, ikaw ba yung ano? Ayan, so shout out sa ating viewer at subscriber dito, si Miss Eileen Ambrad. So, at yung asawa niya nanonood daw po dito sa aking vlog ng Jill and Can. Maraming salamat po sa inyo at sa mga iba pang nanonood. At kasi sabi niya, ano, so mahina lang kwentuhan namin, tapos nag-selfie kami. Eto, guys. Ayan. At nasaya ko na nakilala siya sa bus na yun kanina. Magkatabi kami. Mabilis na yung kwentuhan namin. Hindi ako masyadong makakonsentrate ng kwentuhan namin kasi makalumampas ako. Yun nga, lumampas ako ng one bus stop. Buti na lang malapit lang. Pero okay lang. It's nice to meet you po. Yung anak niya ay classmate ng isa sa mga anak ko sa yung school na malapit sa amin. So, kaya sabi niya, sabi na nung anak ko ay mami daw, ako yung mami niya na napapanood nila. Ayan. So, nakakatuwa, guys, no? Thank you po sa inyo, sa lahat. At sa mga iba pang mga bagong subscribers dito sa Jill and Can at sa mga nanonood, maraming salamat sa pag-share dito ng ating vlog. Ayan, napaka-busy talaga ng araw na to. Napaka, yung 12:30 to 3:30 ko na class today, ay umalis ako ng 2 o'clock sa classroom. Nagpaalam ako sa teacher para nga ako ay makarating ng 3 o'clock dito sa medical, sa family doctor na meet and greet. Yun, so, inabot na ako ng anong oras na? 4:58 na tayo, guys, no? Kahit maaga ako umalis doon. Kala ko, pagdating ng mga 3 or 3:30 ay mamimit ko na agad, no? Hindi pa. 1 hour and 30 minutes tayo nag-antay, guys. Ayan. Pero mabait naman siya. Ayun, guys. So, thank you for watching this video. Napakabilis lang nito, guys. Alam nyo, marami akong gustong sabihin pero sa next vlog na lang.
maraming nangyari, marami tayong i-update. Yan, abangan nyo ang next vlog. At ito po ay less editing na lang po muna tayo ngayon dahil talagang ang dami kong iniisip this past few days bukod dun sa mga homework, sa work, mga project, mga groupings namin. Minsan hindi ko na alam kung sino yung kagroup ko sa subject na to o kaya ano yung homework namin. Napakadami guys, napakadami na talaga. Tapos may work pa tayo at iniisip pa natin ito yung mga medical appointment, kailangan nating umalis. So meron tayong mga family situations at isa pa yung IRCC na mga updates guys. So talagang feeling ko, I feel na ngayon talaga ay nasa roller coaster ride kami ng ating journey dito sa Canada. But thank you guys sa pagsama sa amin dito, sa pagsubaybay sa aming buhay sa Canada. At kung meron kayong mga comments and suggestion, yun lang, lagay nyo dyan. Yun lang nga, magpapaalam na nga talaga ako kasi sasakay na ako ng bus, uwi na ako. Yun lang guys, see you in my next vlog. Bye! I-add ko lang pala guys. Kanina, may checklist dun sa questionnaire, no? Yung may questionnaire, kung ano yung mga medical history mo. So, lahat naman dun, halos no. Kung meron kang UTI, stroke, diabetes, lahat ng mga sakit. Tapos, huling-huli ay headache. Munti ko nang maisip, lagi ako ng check, eh. Nagkaka-headache na ako sa tagal ng pag-aantay. Ayun lang, guys, no? So, keep safe, stay healthy, especially dito sa Canada. Yun lang, guys. See ya.